meron pa tayong mga kailangan malaman kay Kuya Vicente. So, ayun po, medyo na nalulungkot po siya, naiyak po siya. Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Christian. So guys, special po itong video na nagagawin natin ngayon. Nakita nyo naman guys sa title eh, meron po tayong special na tao na kinausap at kinilala. Actually, para sa akin guys, sobrang special nito because ito po yung magiging official number 2 na vlog ko dito sa YouTube channel natin. So kilala nyo naman ako, yung mga subscribers ko na gumagawa tayo ng reaction videos or review kung ano man dyan. But ito yung pinaka, alam nyo, yung gusto ko talagang gawin at passion ko pong gawin is yung makapag-usap sa mga tao, iba't ibang klaseng tao. Pero ito yung special sa akin. Bakit? Kasi itong taong ito na nakita nyo naman dyan sa title guys, nakakausapin natin at i-interviewin or kikilalanin is halos araw-araw na nasa kalye or nasa daan, na every time na bumabiyahe po ako dito sa Laguna, sa San Pablo, is lagi ko po siyang nakikita. Walang mintis yan guys. I'm sure kilalang kilala po yan, lalo na po ng mga kababayan natin dito sa San Pablo na napapadaan dun sa lugar na yon, sa Wawa or Del Remedio. Kilalang kilala nyo si Kuya. Tawag ko nga kay Kuya is Mr. Traffic Man eh. Bakit guys, kakaiba itong taong ito? Kasi ulan, araw, andun siya guys, nagta-traffic siya. And I think hindi naman talaga siya, hindi naman kasi siya guys, ordinaryo na yung talaga nagta-traffic eh. Hindi siya yung parang empleyado. So gusto ko po siyang kilalanin ng mabuti. At sana masamahan niyo ako, lalo na mga kababayan natin dito sa San Pablo. Makilala natin si Kuya. Ano bang pangalan niya? Ilang taon na ba siya? Bakit niya ginagawa to? So guys, excited na excited ako. Sana lang sa pagpunta natin doon, mas tiyempohan natin ngayong oras na to si Kuya. Doon, kasi minsan, syempre, baka nagpapahinga din, ganun. So hindi ko naman alam kung saan ang bahay niya. Sana guys, pagpunta natin, masaktuhan na natin na nandun siya. Kasi kanina, napuntahan ko na rin siya pero hindi ko siya nakita. Pero sana ngayon, pagpunta ko doon, mapuntahan na natin, makita natin siya doon sa daan at sana makakausap natin siya kahit saglit lang. So, excited na ako guys. Tara, samahan niyo ako. So, ayan guys. Nagde-drive na tayo. Sana makita natin si Kuyang Mr. Traffic Man. Ayan. Dito lang natin guys. Malapit na tayo doon sa location kung saan natin siya laging nakikita. So, let's see. At sana makausap natin siya, makakwentuhan, malaman natin siya or makilala natin siya ng konti. So, ayan guys, medyo malapit na. Pero kasi ngayon kasi is ano eh, tanghali, so medyo mainit. Baka wala siya. Kung wala man siya ngayon, babalikan natin siya mamayang hapon, guys, okay? So, sana maging successful tayo na makita natin siya. 1 hour later. Ayun guys. Ayun siya, ito siya guys. Ayun siya guys, oh. Yung yan. Okay. Kakausapin natin siya guys ha. Ito siya oh, totoong ano. Kausapin natin ha. Kuya, tika dun. Dun tayo to. Tara daw punta talaga. Ayan, kakausapin natin guys. Ayan. So, ayan guys, tatabi lang tayo ha. So, ayan guys, nakita na natin si... Anong tawag sa'yo dito? Enteng. Akala ko ang tawag sa'yo Mr. Traffic Man, hindi. Hindi po. Okay. Sige guys, so interviewin natin siya, no? So, ilang taon ka na? 58 po. 58? Okay. Lagi kasi, pagka dumadaan ako dito, lagi ka namin nakikita. Anong ginagawa mo? Nagta-traffic po. Nagta-traffic? Bakit ka nagta-traffic? Ay, trabaho ko po yan eh. Trabaho niyo talaga? Dati pa? Oo. Ilang taon na kayo nagta-traffic? 96 yata, 7.
1996 saka 1997 nagta-traffic na kayo. Oo. So, may sweldo ba kayo dun sa pagta-traffic nyo? Meron ba kayong bayad? Wala po. Wala. Eh, ba't? Oh, binibigyan ka. Eh, bakit ginagawa nyo pa rin yung pagta-traffic kahit wala kayong bayad? Ay, wala man na po ibang trabaho eh. Wala kayong ibang trabaho. Pero taga saan po talaga kayo? Taga rin sa Wawa. Ah, taga dito po talaga kayo sa Wawa. Okay, guys. So, yan. Ano nga po pangalan nyo ulit? Vicente. Vicente. Okay. Yan, ito kasi si Kuya Vicente, lagi ko rin kasi kayo nakikita dito sa dito yan sa kahabaan ng Wawa ng Del Remedio. So, naku-curious lang ako bakit siya nagta-traffic kahit mainit, umuulan, umaaraw. So, sabi niya, wala kayong trabaho. Ang trabaho ko po dito ay pintor po ako ng mga jeep at mga sasakyan. Ano po? Ano kayo? Pintor po. Pintor kayo ng mga jeep sa sasakyan. Saan po? Dito po po. Ah, sa Wawa. Ah, okay. So, wala na. Pangkat na mo talyer. Ayun nga, di ba yan? Talyer na yan. Ano rin, ano? Ayan. So, nakikiris lang tayo, guys. Bakit ba si Kuya Vicente is lagi nandito sa karsada, nagta-traffic. Wala naman siyang sweldo. Di ba, guys? So, wala siyang sinosweldo dito. So, paano kayo kumikita? Binibigyan po ang mga driver. Kung yun lang kita. So, ang mga kotse, ganyan. Ah, binibig... Margarito, oh, binibigyan ako. So, binibigyan-bigyan lang po kayo ng mga dumadaan? Oo, pati mga tao. May pamilya po ba kayo? Wala po. Single po kayo? Single. Wala po kayong asawa saka... Wala kayong asawa saka anak? Wala po. Ah, okay. Paano? Nakakamagkano kayo sa isang araw nito, kuya? Ano, hindi mo kumpormi po yun eh. Kung magkano lang. Kasi ang bigayan dito, 5-5 lang talaga eh. 5-5 piso ang bigay sa inyo? Nagpipiso-piso pa nga ako, saka walang bigay. Ano po? 5 piso lang talaga ang bigayan dito. 5 piso lang ang bigayan sa'yo? Sa isang araw, nakakamagkano ka po? Mga 50, ganyan, lagi. 50? Paano po yun? Paano kayo kumakain na? Napapagkasya niyo po ba yung 50? Kasya rin po, kaya lang wala eh. Kibit ka rin. Pero may pamilya po kayo dito? Wala nga po eh. Eh, saan po kayo tumitira? Saan po kayo natutulog? Sa bahay. May bahay po kayo dito? Saan po ang bahay niyo dito? Sa sarili. Ano po yung sarili niyong bahay? O nakikitira lang kayo? Or ano po? Sa magulang ko yun. Ay, patay na ang magulang ko. So, nagsosolo kayo sa bahay? Oo, na. Tayo mga kapatid ko, patay na. Wala na kayong kamag-anak po dito? Meron pa. Eh, pero dito po, sa San Pablo kayo na lang? Oo. Ah, so paano po yun? Halimbawa, umuulan, hindi kayo nakakapag-traffic, hindi kayo na nabibigyan ng 5-5 piso, paano po yun? Nagka-traffic lang po ako. Ano po? Nagka-traffic, bibigyan. Ah, so paano pag umuulan? Ibig sabihin, halimbawa, umuulan, hindi kayo makakalabas, wala kayong kita? Meron din po. Paano po kayo kumikita? Kahit umuulan, nandiyan po kayo. Ayan. So yan guys, nakilala natin si Kuya Vicente. Ang tawag ko kasi dito, Mr. Traffic Man. Eh, lagi nandito yan eh, no? Sa San Pablo, no? So, again, ilang taon nga po uli kayo? 1990. Hindi, ilang taon na po kayo? Edad niyo po? 58 guys. So yan, sa edad na 58, solo na siya. Wala na siyang magulang. Nag-iisa na po siya sa buhay. Nakakatuwa lang tingnan guys. Kasi syempre, kahit nagsosolo na si Kuya Vicente, nagsisipag pa rin siya magtrabaho guys kahit, di ba? Hindi siya gumagawa ng hindi maganda, di ba? Yun naman ang mahalaga, di ba? So yun, I'm sure madaming mga kababayan natin makakapanood dito, mga taga San Pablo, no? So i-vlog natin to ngayon. Ano pong message nyo sa kanila? Anong gusto nyo sabihin sa mga kababayan natin sa San Pablo pag nakita nila kayo dito? Mga taga San Pablo, mahal ko kayong lahat, sabihin mo. Mahal daw kayo ni Kuya Vicente lahat, guys. Yun guys, sana pag napadaan tayo dito sa may, yun nga, sa may Wawa, 'di ba? Lagi naman kayo nandito, 'di ba? Pag nakita niyo si Kuya Vicente, guys, kahit papaano abutan natin kasi kawawa naman din kasi nag-iisa na siya sa buhay. Buti hindi siya gumagawa ng hindi maganda, no? At least nagtatrabaho siya. Masipag pa rin siya, pero mo guys, nagta-traffic siya kahit mainit ang araw, umuulan, 'di ba, guys? So sana matulungan natin siya. At the same time, kung sino mo mga may ano, mga mababait na puso diyan, guys, tulungan natin siya kasi I'm sure madami siyang mga pangangailangan na hindi niya rin na ano, mga pagkain. Yeah. 'Di ba? Minsan mahirap pagka walang pagkain eh. Oo, nga po 'yan. Paano po yung bahay niyo? May kuryente po kayo doon, tubig?
Ah, wala po sir, akong tubig, wala akong kuryente. Ay, paano po yun? Nakakapaligo pa kayo, kuya? Hindi po. Ay, paano po kayo nakakaligo niyan? Sa ulan, saka sa ilog. Oh, guys, grabe, di ba? So, sa ulan na lang or sa ulan po at ilog. Sa ulan o sa ilog lang siya nakakaligo. Pag umulan, saka siya nakakaligo. Wala siyang tubig sa bahay, wala siyang kuryente. Wala po, sir. Kaya matimang niya po yun. Oo nga po eh. Pero para sa akin, kuya, maayos pa rin yun. At least nagtatrabaho po kayo ng maayos. Ano po? So, Kuya Vicente, siguro sa susunod na pagkakataon, guys, pag nakita uli kami ni Kuya, bibisita ako sa bahay niyo. Pwede po ba? Pwede. Oo, para makita natin yung kalagayan niyo sa bahay niyo, kung ano po yung mga kailangan niyo na tulong. Diba? Baka may mga makapanood po sa atin ng mga kababayan na kahit pa paano matulungan po kayo. Ano po? Ayan, sige guys. Ayan, ano po masasabi niyo po sa mga manonood? Mga siguro pwedeng mga tumulong po sa inyo. Mga taga rito po sir, San Pablo. Sabi niyo sir, mahal po kayong lahat. Ayan, so yun yung message ni Kuya Vicente. Maraming salamat guys. Sana matulungan natin si Kuya para kahit pa paano makatulong sa pang-araw-araw na buhay niya. Ayan, Kuya, maraming salamat po. Salamat. Okay po, sige po. Kuya, ayan, so meron pa po tayong meron pa tayong mga kailangan malaman kay Kuya Vicente. So, ayun po, medyo na nalulungkot po siya, naiyak po siya. Kasi bakit po kayo nalulaha po uli, Kuya? Wala po siya akong bigas. Oh, wala daw siyang bigas. At hindi, kaya po medyo naiyak din po kayo dahil wala na po kayong kapatid po ba? Oh, mga kapatid at mga ina, magulang, lalaki. Mga namatay na, mga lola at mga... Pero ilan po kayo magkakapatid, Kuya? Eh, marami po sir. Medyo mga namamatay na iba. Namamatay na po. Ano ibig sabihin? Kayo na lang po ba sa mga magkakapatid po? Kayo na lang po? Ayun na lang ako dito sa San Pablo. Wawa. Maray na. Ayun guys, sa mga nakakakilala kay Kuya Vicente dito, I'm sure kilalang kilala nyo po ito dahil lagi natin siya nakikita dito sa may kahabaan ng Wawa dito sa may San Pablo sa Karsada. Lagi po siya nagta-traffic. Ano Kuya? So, ano po ba yung mga pangangailangan nyo na tingin nyo na mas kailangan nyo? Like, ano po sabi nyo po? Bigas? Pangunahin pangangailangan, bigas po. Pera, wala nang iba po. Yan. Kuya, matanong ko lang Kuya Vicente, ano po ba ang pakiramdam ng nag-iisa na sa buhay? Kunting bigas, kasi pagkain, saka pera, pambili lang kung ano. Pero ano pong nararamdaman nyo, lalo na ngayon, pag mag-isa na kayo sa buhay? Kasi sanay na ako sir, matagal na kasing ano ko eh. Bata. Nag-iisa? Ilang taon na po kayo nag-iisa? Ilang taon ako? Nag-iisa na ako, nagbubuhay-buhay na ako ng sarili ko. Ilang taon na po kayo ang nag-iisa sa buhay, Kuya? Ay, matagal na po, sir. Mula bata po, malit, 5 years old. Mula pa 5 years old, magsasarili, nag-aaral na ako, sarili ko rin. Paano po yun? Grade 1 po, sir. Yan, grade 1. Yun, magsasarili na ako noon. Paano po yun, Kuya Vicente? Halimbawa po, magpapasko, magbabagong taon. Paano po yun? Sir, tatrapik po ako dito. Maraming bibigyan sa akin pagpasko ko niya. Pero yung nabanggit niyo po sa akin kuya kanina, nag-iisa na lang kayo sa bahay, pero wala po kayong kuryente sa katubig, nabanggit niyo po? Wala po. Wala, yung ano ko po meron, pero ako wala po. Paano po yun? Tubig sa ilaw eh. Paano po yun? Nabanggit niyo po kanina kuya na paano po kayo naliligo niyan? Sa ulan po, sa ilog. So naliligo lang si Kuya Vicente sa ulan at sa ilog pag umulan, di ba? Hindi natin siya masisisi kasi wala naman po siyang tubig sa bahay. Pati kuryente po wala. Ayan. So ayan guys, sana matulungan natin si Kuya Vicente kasi alam ko madaming mga nanonood ngayon na bukal ang puso na mababait na mga kababayan natin, no. Magkaroon lang sana si Kuya ng halimbawa hanap buhay o negosyo, 'di ba? O kaya yung mga pangangailangan na halimbawa bigas, pangkain pang-araw-araw, Kuya, 'di ba? Mahirap po 'yung buhay. Sir, kaya lagi akong nalalabas eh. Uuwi na ako sa amin, walang mamakain. Balik ko dito. Kasi matanggal eh, uuwi ka. Walang mamakain. Balik ko dito. Eh, kuya, halimbawa, ganun. Paano po yun? Halimbawa, may mga araw ba na wala kayong kinikita? Ikaw, meron po sa ipipilaan ka konti eh. Medyo tam-tama lang ko. Paano po yun? Pagka halimbawa, wala kayong kinikita, kumakain pa rin naman po kayo. O minsan, meron kayong...
May panahon ba, kuya, na hindi na kayo kumakain ng isang araw? Hindi, sir. Kumakain po ako araw-araw. Nangihingi lang po ako eh. So may mga kababayan pa rin po tayo na kahit pa paano mababait, no? Na tumutulong. Meron po. Ayan. Sige, kaya last message na lang po para ano sa mga kababayan natin sa Gatito San Pablo. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanila, sa mga manonood po? Ang masabi ko lang, sir, mga taga San Pablo, mahal ko kayo lahat. Okay po, sana rin po humingi din po kayo ng ano, kung ano pong gusto niyo pong kumbaga tulong or ano pong gusto niyo pong makuha, kung pagkain, bigas, ano pong gusto niyo masabi po? Ano po yung mga pangangailangan niyo po na gusto niyo pong maibigay? Kailangan po, sir, pagkain saka pera. Ganyan. Ano pong gagawin niyo, kuya, pagka binigyan kayo ng pera? Eh di pambili-bili lang po lang kung ano, diba, mga damit ko siya. Ayan, guys, sabon. Kita niyo. Grabe dyan. Ayan, guys, kita niyo naman ang damit ni kuya. So, kailangan niya rin ng damit, di ba, kuya? Puro luma na lang siya nang binibigyan sa akin. Sige, guys. Ayan, sa mga manonood, medyo maingay lang po kasi nasa labas tayo. Pero sa mga makakapanood dito, guys, alam sure, kilala niyo si Kuya Vicente. Di ba, kuya? Ayan, pag nakita niyo si kuya, kumaway lang kayo, magbigay kayo sa kanya kahit pa paanong tulong na ano para at least makagaan din sa buhay ni Kuya Vicente. Ano po? Sir. Ayan, kuya, maraming salamat. Sa susunod siguro, kuya, imbitahan niyo ako sa bahay niyo. Tingnan natin yung bahay niyo kung okay lang. Oo, sir. Pag dumaan kayo dito. Punta tayo sa bahay niyo, kuya. Oo. Sige, kuya, maraming salamat. At sige, kuya, bibisita kami doon pag ano, ha? Walang malit lang po, sir. Parang sira na nga po, sir, eh. Okay, Tulo na. Sige, kuya, pag ano, bibisita kami doon. Kuya, pag ano, bisita kami doon, basta mag-iingat lagi kayo sa karsada kasi alam naman natin kung gaano kahirap sa karsada, lalo na sobrang init. Lagi po kayong iinom ng tubig, ano, kasi mahirap po. Ilan sa edad nyo rin ngayon, mag-iingat kayo lagi. Ayan, sige kuya, maraming salamat, ha. Ingat po kayo lagi. So yun, guys, medyo nahihiyala siguro siya kanina magpakita sa camera na umiiyak siya. Pero kanina after namin mag-interview, umiyak po talaga siya. At tinanong niya agad ako, kuya, kailan uli ka babalik? Kailan ka pupunta sa amin? So excited na excited siya, guys. So I hope magkaroon to ng part 2 and excited ako na mas makilala pa natin si Kuya Vicente. Madalaw din natin sa bahay nila. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon niya. So ayun, guys, again, sa mga nakarating hanggang dulo sa video na to, maraming salamat po sa pagsubaybay and maraming salamat din po sa pagsama niyo sa akin. Sa pagkilala dun sa talagang interesado kung makilala natin si Mr. Traffic Man dito sa San Pablo, Laguna. Sana, guys, manood po ulit kayo sa mga susunod natin na video. And kung meron po kayong mga opinion or suggestion na gusto niyo pong gawin natin, i-comment nyo lang po sa baba. And again, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko, please don't forget to click the subscribe button o sa notification sa tabi niya para ma-notify po kayo every time na mag-upload po tayo ng bagong video. Again, guys, maraming salamat po. God bless. Ingat po kayo and antayin niyo po yung part 2. That definitely magkakaroon po tayo ng part 2 kay Kuya Vicente. Maraming salamat, guys. Ingat po. Bye-bye. Marami akong natutunan sa kwentong ito ni Kuya Enten. Mahalin natin ang mga mahal natin sa buhay habang andyan pa sila sa ating mga tabi. Matuto tayong makontento kung anong mayroon tayo sa buhay. Matuto tayong magpasalamat. Nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Meron tayong bubong na nasisilungan pagdating ng ulan o bagyo. Nakita ko ang pagsisikap ni Kuya Enten. Lumalabas siya sa kalsada sa init at ulan upang kumita lang ng kakarampot na barya para sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Sana pagdaan natin sa kalsada at makita natin si Kuya Enten o iba pang taong katulad niya at meron naman tayong sobra sa ating mga bulsa, maiabot natin ito sa kanila dahil hindi natin alam kung gaano kalaking tulong ito para sa kanila. Maraming salamat po.